Sinasadya nila na lasingin ang mga dayo nang sa gayon ay maaari nila itong dalhin sa motel at hindi makauwi ang mga ito. Sa nasabing motel ay sinasabing tumatanggap ng panauhin kahit pa ang mga naka-uniforme, kaya naman naging madali para sa grupo ang dalhin doon ang mga nalalasing na mga kolehiyala. Kilala ang University Belt o U-Belt sa lungsod ng Maynila. Sinasabi na mula sa dulo ng Espanya, Morayta, Claro M. Recto Avenue, Legarda at iba pang mga karatig na lugar na napapalibutan nito ay alam din ang nasabing mga paaralan. Sa dami ng establishmentong nakatayo sa palibot ng nasabing sikat na paaralan at sa lawak din ng nasasakupan nito, hindi tiyak kung alin nga ba sa mga establishmentong malapit dito ang legal at alin ang maituturing na illegal. Kaya naman, sa ating episode ngayon, alamin natin ang iba't ibang puntahan ng mga mag-aaral, partikular na sa mga babaeng kolehiyala at ang mga patibong ng mga sindikato para lamunin ang mga ito ng buhay. Ang lungsod ng Maynila, halos magkakatabi lamang ang mga tanyag at kilalang universidad sa lugar na tinatawag na U-Belt. Napapalibutan din ito ng iba't ibang mga dormitoryo, boarding houses, fast food chains o mga kainan, bookstore, convenience store at iba pang mga establishmento na negosyo na maaaring mapuntahan ukol sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa ganitong klase ng lugar, sino nga ba ang mag-aakala na sa U-Belt ay may mga establishmento na nagsisilbing mga patibong para sa mga estudyante at sinasabing ang mga nagmamay-ari ng mga negosyong ito ay namamayagpag sa kanilang mga itinatagong illegal na aktibidad na siya naman umanong nagsisilbing tukso sa mga estudyanteng nasa minor de edad ng U-Belt. Ayon sa salaysay ni Mark na sinasabing isang miyembro ng gang, halos araw-araw ay tumatambay sila ng tropa niya sa isang establishmentong may pangalan na Yes at Jaka, kung saan minsan kapag nagkabungguan lamang ng kaunti at nagkasamaan lamang ng tingin ay nagkakaroon agad ng rumble. Kaya naman sila ay pinagbawalang makapasok sa Yes saka sa Jaka. Ayon pa sa kanya, hindi na sila pinapapasok. Ngunit ang ibang mga grupo, kabilang na ang mga first at second year college, ay pinauunlakan at tinatanggap pa rin. Dahil sa pagkakaband kay Mark at sa gang na kanyang kinabibilangan, panibagong parokyano naman umano ang nag-umpisang papasukin ng Yes at Jaka Billiards, kabilang na ang mga minor de edad na high school at mga first at second year college students mula sa U-Belt. Ayon kay Mark, hindi lamang mga estudyante na nag-aaral sa U-Belt ang nagsimulang maging parokyano ng nasabing establishmento, dahil maging ang iba pang mga estudyante at iba pang mga eskwelahan ay naliligaw at nagagawi na rin sa mga inirereklamong bilyaran. Ayon pa sa kanya, kahit mga malalayo tulad ng mga taga Lyceum, Mapua at PLM ay sumasakay ng taxi para makadayo lamang sa nasabing lugar. Sinasabing nagaganap din ang iba't ibang uri ng kalakaran sa lugar at kadalasan ang mga insidenteng iyon ay nauuwi sa kalapit na Marina Mansion Hotel. Ayon kay Mark, sinasadya nila na lasingin ang mga dayo nang sa gayon ay maaari nila itong dalhin sa motel at hindi makauwi ang mga ito. Sa nasabing motel ay sinasabing tumatanggap ng panauhin kahit pa ang mga naka-uniforme. Kaya naman, naging madali para sa grupo ang dalhin doon ang mga nalalasing na mga kolehiyala. Buwan ng Oktubre taong 2004, napasok na mga otoridad ang Yes at Jaka Billiards, kung saan doon ay nasaksihan ng nasabing grupo ang lantarang pagiinom ng ala at paggamit ng iligal na droga tulad ng marijuana ng ibang minor de edad na estudyante. Ayon kay Wilson Flores, sadyang inilagay ng nagmamay-ari ng Yes at Jaka Billiards, pati na rin ang Jaka Mansion Hotel sa gitna ng University Belt, dahil sa mga minor de edad na estudyante na kung saan ang mga ito ay madaling maakit sa mga tukso at bisyo na nakikitang malinaw na parokyano ng mga establishmentong nabanggit. Ikatatlo ng Pebrero taong 2012, nagsagawa ng surveillance ang mga otoridad sa University Belt
Noong araw na ito, ang target nila ay ang Yes at Jaka Billiards na nasa isang gusali lamang. Ang pangalawang grupo naman ay tinarget ang Marina Mansion. Alas 2 ng hapon, labas-pasok ang mga mag-aaral sa Yes at Jaka at ang mga ito ay pawang naka-uniforme pa. Sa loob ng bilyaran, agad na mapapansin ang grupo ng mga estudyante na tila ginawa ng classroom ang loob ng bilyaran. Kita rin na tila sinadya na gawing madilim ang loob ng bilyaran upang maiwasang makuna ng surveillance video ang mga nangyayaring kalokohan sa loob nito. Kapansin-pansin din sa labas ng Yes, Jaka at Sight and Shot ang isang barangay outpost. Sa kalapit naman ng Marina Mansion ay makikita rin ang ilang mga gawain tulad na lamang ng magpartner na nakasuot ng uniforme na pasimpleng magkahiwalay ang pasimpleng umakyat sa marina. Ikawalo ng Pebrero, taong 2012 naman, isinagawa ang ikalawang araw ng surveillance kung saan dalawang undercover ang nagpanggap na estudyante at sinubukang makapasok sa Marina Mansion. Paakyat pa lamang umano sa ikatlong palapag ang mga undercover ay agad na silang sinalubong ng mga receptionist ng motel. Habang patuloy naman ang pagpapapasok ng Marina Mansion sa mga naka-uniforming estudyante, sa lobby, lantarang makikita ang presyong pang short time ng motel. Ika-13 ng Pebrero, taong 2012, ikatlong araw ng surveillance. Ang 525 Lodge naman na nasa tapat ng isang kilalang universidad ang sinubukang pasukin ng mga undercover. Pag-akyat nila sa nasabing establishmento, walang tanong-tanong ang nagbabantay o ang receptionist at agad itong nagbigay ng susi sa mga undercover. Kinahapunan ng kaparehong araw, muling bumalik sa Yes, Jaka at Sight and Shot ang mga undercover at dito nakumpirma ng grupo na nagsasagawa ng pagmamanman na mas lalong dumarami ang mga estudyante sa loob ng bilyaran pagdating ng hapon. Nakasaad sa Republic Act 1224 ang pagbabawal sa mga establishmentong nagbebenta ng nakakalasing na inumin. 200 metro ang layo mula sa mga paaralan. Isang city ordinance din sa lungsod ng Maynila ang nagbabawal sa mga short time sa mga motel sa Maynila. 15 ng Pebrero, nakipag-ugnayan ang otoridad sa Manila Business Permit and Licensing Unit at Task Force Chapa ng Manila City Hall para sa isinasagawang surprise inspection sa Yes, Jaka at Sight and Shot Billiards. Sa tanggapan ng syudad, ipinakita ng otoridad ang mga kuha ng video na isinigawa nilang pagmamanman nang sa gayon ay pahintulutan din sila sa gagawin nilang operasyon. Ayon sa head ng Business Permit and Licensing Unit, ipatatawag nila ang mga nagmamay-ari ng mga nasabing establishmento. I-require sila na bawal magpapasok ng mga estudyante lalo na kapag oras ng klase. Dahil sa suliraning inilapit sa otoridad, agad silang nagplano kaugnay ng gagawin nilang operasyon. Kaparehong araw, pagdating nila sa target area, mabilis na pinasok ng grupo ang mga establishmento. Sa loob ng bilyaran, kanya-kanyang takbuhan at tagpo ang mga estudyante. Habang isinasagawa ang operasyon, lumabas sa katabing outpost si Barangay Chairman Guevero. Sinasabi na ang kapitan ay nag-oopisina mismo sa loob ng building kasama ang mga bilyaran. Nang kausapin ito ni Ben Tulfo, dapat ipatupad ng kapitan ang batas, hindi lamang sa kapakanan ng pamilya nito, kung hindi para na rin sa distrito nito. Dagdag pa niya, kung siya ang namamahala sa barangay, sasabihin niya na ayaw niyang madawit sa kahit saang anomalya at para mangyari iyon ay siya mismo ang mangunguna sa pagpapatupad ng batas, lalo na at kapitan at may tungkulin siya sa barangay na kinabibilangan niya. Dahil sa nangyaring operasyon, ang mga establishmentong minanmanan at pinasok ng grupo ay nagdesisyonang ipasara dahil na rin sa mga naging paglabag ng mga ito, hindi lamang sa ordinansa ng syudad, kung hindi pati na rin sa mismong batas na mayroon at sinusunod ang bansang Pilipinas. 16 ng Pebrero, taong 2012, isang closure order naman ang ikinasa ng Manila City BPLO upang ipasara ang Marina Mansion Hotel at 525 Lodge. Katwiran ni Garcia na ihain na nila ang closure order sa Marina Mansion
Matapos ang operasyon sa Manila BPLO sa Yes, Jaca at Sight and Shot Billiards nang hindi ipinaalam sa grupo. Ayun pa sa kanila, natapos na ang trabaho nila at sa oras na matapos na ang trabaho nila ay hindi na sila pumapasok ulit. Dahil sa insidenteng ito, napatanong at nagbago ang pananaw ng grupo dahil tila bigla na lamang nabahag ang buntot ni Garcia na siyang inspektor. Ayon kay Garcia, hindi sila pwedeng basta na lamang magpasara ng isang negosyo dahil mayroon itong due process na sinusunod. Sa kabila naman ito, pinakita pa rin ng grupo kay Garcia kung papaano kadali para sa mga estudyante na makapasok sa nasabing establishmento. Sa transaksyon sa mga menor de edad na estudyante na undercover, malinaw na nilabag ng Marina Mansion ang closure order na ipinataw umano ng Manila City BPLO. Sa 525 Lodge naman ay dalawang estudyanteng undercover naman ang pumasok. Makalipas ang ilang minuto, nagtungo na ang grupo upang inspeksyonin ang 525 Lodge. Pagpasok ng mag-iinspeksyon, kapansin-pansin na sa halip na business permit ay mga larawan ng mga sikat at kilalang personalidad ang nakalagay doon at tila iyon ang kanilang ginawang lisensya. Todo Tangirin ang empleyado ng 525 Lodge sa pagpapapasok nila ng mga estudyante sa motel sa oras mismo ng klase. Ayon pa sa bantay, kadalasan ang mga customer nila ay mga dating galing sa probinsya, mga nagre-review at nagpo-board exam. Ayon sa kanya, hindi sila nagpapapasok ng menor de edad at para mapatunayan din na nag-aalok ang negosyo ng short time, muling tinawagan ang mga undercover sa loob ng motel. Dahil dito, nahulog sa otoridad na nag-aalok ng short time ang negosyo at ayon sa mga inspektor, hindi dapat sila nagpapapasok ng mga naka-uniforme. Makalipas naman ang isang linggo, muling nabuksan ang Yes, Jaca at Sight and Shot Billiards. Maging ang Marina Mansion at 525 Lodging House na nagsilbi umanong motel sa mga estudyante sa UBelt ay patuloy pa rin ang pagtanggap ng short time kung saan illegal itong maituturing. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ang short time sa lungsod ng Maynila batay sa executive order ni Mayor Lim. Hindi naman lubusang maipalawanag ng Bureau of Permits ng Manila City Hall ang dahilan kung bakit bukas pa rin ang mga establishmentong nabanggit. So ngayon, lamunaha.